Nandito na. Kami ay tutulak na muli para hanapin naman namin yung mga rock formation na pinagmamalaki ng lugar na to. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tignan namin kung tunay nga na rock formation nga siya. Ang mga bata? Itong... Ayun, batari na natin namin. Parang share tayo sa kabila natin ito. No? Sila dyan, nakain back camera. Ayan mga kabiyahe, amin munang igagala itong turista galing sa Malaysia. Bagong dating mga kabiyahe. Igagala mo namin dito sa Wathba Lake. Si Edward. At ito kasi yung pastong face. Ayan o. No? Pagpisi niya itong ayan. At yung matanda pa winner. Ito ang aming turista. From press to press. From Malaysia. Malaysia. Biyahe. Tayo muna kap. Yan oh, si Edward bagong dating. Turista. Turista galing sa galing Malaysia. Ayan, sasakay muna kami sa aming service at iikutin namin ang Wathba Lake. Yan. Hindi over daw na maglakad kasi ayaw nung sasakyan na paglakarin kami. Kaya sasakay kami. Yan. Ay kami para family to the Philippines. Pagdating na ako dyan. Ayos na ba? Hoy! Babayo! Abu Dhabi! Ayan po. Ayan po. Ayan po. For oldies pala, hindi for babies eh. Ayan po. Ayan, ayan. Ay! Masayang-masaya ang mga matatanda. Hindi ka makakaapo na maayos. Doon ka na, umanap sa dulong-dulong kung gusto mo. Hindi, sasaya dito. Sige? Go! Go! Yan! Welcome to the Philippines! Ito na si Kopya! Ayan. Very nice mga kabiyahe! Very nice, very nice! Hawak na ganoon? Yan! Ayan mga kabiyahe! Ganito pala! Pagdating doon, kailangan yan. Dahan-dahan lang. Oh, kaya na. Kanan siguro magandang. Baka pag nalag. Pero okay na, kaya na malag na. Okay. Mabagal, mabagal lang eh. Mabagal lang naman. Okay. Ah, ganun lang pala. Yan, nandito. Banda pala rito eh, medyo. Ayun. Ayun, okay pala. Hindi pala maano. Yan. Kala ko eh, kakatakot. Hindi pala mga kabiyahe. Sumakay tayo sa isang mini cable train. Dadi yo kaya mo. Hindi naman ano, hindi nakakatakot. Hindi. Maliit lang basang pagdating mo doon, parang may tatama yan diyan eh. Kunin mo ako mga ganun. Yan. Medyo Pati mo pala ako. Pero kayo kung diyan, may daan ng gulong eh. O oh, parking yun, parang rarabot na yung parking din yun. Kaya pala mga may bike lane nga pala rito mga kabiyahe. Kung sinong gustong pumunta rito sa Wathba Lake na nagnanais magbike. Huwag lang kayo magbabike from Abu Dhabi to Wathba Lake dahil hindi obra. Masyado malayo, may nakailangan na kung meron kayong bike rack. Hindi na ganyan lang sa inyong sakyan. Makakarating kayo ng mabilis dito at dito na lang kayo iikot. Medyo malayo, eh, mahaba rin itong bike lane dito. Yan.
Ayan. Halika, nandito ang aming turista from press na press from Malaysia. Ito. Ayan, ito. Jojo at ito si Edward, ang aming tourist. Balit, tatlo ang kanyang tourist guide ngayon, mga kabiyahe. Ayan, lalapitan namin. Ito, meron sila ritong magandang cottage. Tingnan nyo ang kanilang mga bubungis, pugon, or talahib, mga kabiyahe. Ayan, oh, tapos ang kanyang poste, kahoy talaga. Oh. Tapos meron din sila ritong mga barbecue. Barbecue waste. Ayan o, kita nyo, napakagandang facility dito sa Wathba Lake. Medyo may kalayuan na ito sa Abu Dhabi, siguro mga 70 km from Abu Dhabi. Pero mag-i-enjoy kayo mga kabiyahe kung inyo talagang sasadyain ito. Lalo na sa may mga family na nakasama dito sa Abu Dhabi. Magandang hangout. Lalo na sa gabi, ayan, kung makikita nyo, lalapitan ko na yung lake. Ayan, oh. Bawal lang, ano, bawal lang maligo dito sa mga... Ayan, o. Di ba, kanong si, ano, Jay? Ayan. Sa akin na, bago sa kayo. Ayan, ano talaga to? Ano nga, pwede, di ba? Nature's made. Ay, may isda nga. May isda rin, may isda rin, may isda rin si mga kabiyahe, ayan, o. Ayan. Ayan, meron din mga kabiyahe, tilapia. Ay, malalaki na nga yun eh. Malalaki pala yun. Oo, ayan, meron din talaga silang isda dito. Ayan, o. Ayan, o, meron yun. Laki. Laki, yun yung laki. Ayan, ayan, ayan. Guys, maganda pala mamingay dito, lalaki ng isda. Goldfish. Hindi goldfish yan, tilapia. Ah, tilapia ba? Oo. Ayun, hindi na mo. Ayun, ayan. Pwede mamingwit. Tilapia. Pwede po kayong mamingwit dito. Pwede kayong mamingwit dito at pwede nyo ring i-barbecue rito yung inyong mahuhuli. Ayun, laki pala ng isda dito, mga kabiyahe. Pag walang bantay. Ayan, 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 laki ng isda, oh. Medyo, ano siya, tapos ayan, sa gitna niya, meron talagang mga puno ng kahoy. Nature's made ang Wathba Lake na ito, mga kabiyahe. Ayan o. Mapapansin nyo naman kasi kung man-made siya talaga. Kasi may mga forms siya na hindi... Ayan mga kabiyahe. Ito na, nalapitan ko na ang tubig dito sa Wathba Lake. Medyo... may kalabuan na talaga siya, mga kabiyahe. Pero kung makikita nyo, napakaraming isda. Ayan o. Ano talaga to? Nature made ang Wathba Lake na ito. Ayan. Mapapansin nyo, bandang gitna niya, meron siyang mga halaman kung saan dito dumadapo ang mga naglalaki ang mga ibon na nabubuhay dito sa lake na to. Pumunta kami ng umaga, medyo... walang tao kasi Friday ngayon may pasok, kaya kukunti ang tao dito, yung mga maintenance lang at saka guardia ang nandito. Pero I'm sure mga kabiyahe na paggabi napakaraming tao sa lugar na ito. Ayan o, oh, ang laking isda, oh, tilapia. Kasi ano to eh, fresh water. Ayan, ay, buti mong isda pala yun. Oo. Oh. Karpa? Karpa yan? Isa tilapia yan? Tilapia. Ayan yung isa kulay. Ano yun? Tingnan mo. Yellow. Ayan. Ito, ano to? Yung pan goldfish. Karpa yan yan. Karpa. Karpa. Ang laki. Ayan yung tilapia. Yung isang yun. Dami ko nagsido dito. No? Tango na ito. Baka pwede magsido dito. Ayan. Ang laki. Diretso ihaw na. Oo. Ayan mga kabiyahe. Finally narating din natin. Ayan. Yan ang kabuuan niya. Maliit lang, hindi siya masyadong kalakihan ang lake na to, mga kabiyahe. Para umikot lamang siya. Pero maganda rito, marami mga facilities na mga pwede kayong mag-barbecue for family at meron ding mga palaruan para sa inyong mga kids. Ayan. Gawa nga ng nature talaga ang
lake na ito, hindi siya man-made. Ayan, ganda ng cottage niya. Makakabiyahe. Free, siya ka pala. Free. Free of charge ang ano na to, ang mga cottage dito. Nasa gitna na siya. Ayan. Ayan, ito muli yung aming turista. Fresh from Malaysia. Ayan. At ito, si Daddy Joe, ang mag-abroad na rin yung sa Pilipinas. Ito ang aming financer. Ito ang financer namin. At ito si Pastor Chris, ang aming... official driver. Kagandaan dito ang driver na sarili niya, sasakyan. Ayan, mag-enjoy kayo mga kabiyahe. Pagka pumunta kayo dito sa lugar na to. Ayan o. Bago namin nga pala dalhin ng aming guest, ang aming turista from Malaysia sa city, dun sa hotel na kung saan siya mag-i-stay, iginala niyo muna namin dito sa iginala muna namin dito sa Wathba Lake. Bago namin dalhin sa Emirates Hotel. Bago namin dalhin sa Emirates Palace. Pagpanood niyo ng mga... Ayan. Tapos pagkatapos po sa Emirates Palace, didiretso po ng Burj Khalifa. Ayan, mga kabiyahe. 81 kilometers hanggang bus station. 81? 71. Mga kabiyahe, ang layo nga pala ng Wathba Lake from city, bus station sa Abu Dhabi, 71 kilometers. Hindi siya masyadong kalayuan. Medyo babaga lang kasi ang takbo nyo pag malapit na kayo rito kasi marami mga hams. At merong radar, 80 kilometers per hour lang ang allowed. At dadaan ka rin syempre dun sa mga... Amen. Sa camel race track at saka horse race track. Kaya ito, ano mo sabi mo nga pala ating guest from Malaysia? Ito po, medyo na ngamoy ano. Kain ng camel. Ayan, pagkatapos sa amin dito, doon kami tutuloy sa paliligo, doon sa Albatin ba tayo o sa Hudayrat? Hudayrat naman tayo kasi... Tamang-tama kasing Friday ngayon. Friday ngayon, masarap maligo, kukunti lang ang tao. May camel natin. Kaya may camel at may horse na kami dito. Kaya maganda mga kabiyahe, lalong-lalo na yung mga panood ng vlog na ito ni kabiyahe na may family dito sa Abu Dhabi. Sa inyo lang ang Wathba Lake. Sa 71 kilometer from Abu Dhabi lang. Napakagandang hangout para sa may family, lalong-lalo na sa inyong mga kids. Meron din ditong mga laruan ng mga kids. Merong pang matanda yung sinakyan namin kaninang cable train. At marami pang iba. Hindi ko nakikwento sa inyo. Kayo na lamang pumunta rito mga kabiyahe. Pero for the meantime, nagsadya kami rito para lamang sa aming guest. Press from Malaysia. Si Edward Iglesia, mga kabiyahe. Iglesia pa. Pwede rin mag-tent dito. Hindi bawal mag-tent dito. Mag-ihaw. Pwede rin mag-barbecue. Meron silang designated places para sa barbecue. At hindi lang namin alam kung pwedeng mamingwet kasi napakalaki ng tilapia sa lake na ito. Kaya lang sigurado bawal. Kasi kung i-allowed nilang mamingwit dito ay napakarami na mamimingwit dito at mauubos ang isda. Mauubusan ng pagkain yung mga ibon na umaasa dito sa lake na ito para sa kanilang pagkain. Ayan, sige mga kabiyahe, at kami iikot muna doon at igagala muna namin ang aming Malaysian boy si Edward. Yun, merong isang wild bird na nanghuhuli ng kanyang mga kakain. Ayan o. Hindi ko alam kung anong pangalan ng wild bird na ito, pero pang malalim talaga siya kasi mahaba yung leg niya o. Habang extension.